kumakain tayo pang gabi. Kami mantika yung ulam ko. Ito yung real life dito sa ano, mga OFW. Kung kayo maniwala na sabihin sa iba masarap yung buhay OFW, wag. Ito nga o. Ito, tinapay. Sausaw sa ulam. Tipid-tipid ba? Tapos kape. Ganito tayo dito guys. Malod. Huwag kayong... Kayang magsayang kita kape bawon ako ng kape kasi pang gabi lamig buhay OFW kaya minsan yung iba sabi na masarap buhay kaya miniwala ito yung real life dito sa ano Europe bulan. Baon ako ng tinapay, tapos ito, manok. Kaya, yung ibang papaalis dyan, isipan nyo mabuti. Tutuloy ba kayo o hindi? Ito yung real life dito sa ano sa pulan fabrication ako fabrication no pakita ko sa'yo sa inyo ano ayun guys dyan ako break time ngayon ang break time dito ay alas 12 na ano alas 9 ng gabi alas 10 ang break time ng tanghali, nakain na nila tapos ang balik niya kain na naman, alas dos kaya yung mga gusto magpunta dito pag-isipan na mabuti kasi hindi masarap hindi ano may labol yun, malahit sa pamilya tsaka-tsaka lang. Iba dyan na ano na iniisip lang makapunta ng Pulan kasi maganda oh tunay maganda na lugar to pero hindi yung kagandahan o lugar ang pinupunta natin dito trabaho yan isipin nyo lagi para pag may ipo na huwag ka na mag abroad magnegosyo ka na. Ay tayo, mag-iipon tayo pang business kung may business. Kaya, yung mga nagsasabi na masarap ang abroad, tanggalin nyo na sa isip nyo yan. Hindi lahat nag-abroad success. May ibang nag-abroad na natalitsinitsirin. Kaya ko, 6 na buwan ako sa previous company ko. Pago lumipat ako, nagkalitsilits eh. Lumipat ako ng amo ko rito, naging ayos. Salamat ako. Mabait yung amo namin. Kaso lang mga skilled, walang mga factory. Tinanong ko nga kung kailangan ba nila mga factory. Kasi marami akong gusto ipasok, wala. Puro skilled. Kasi malaking kita nila sa skill. Kaya kayo ngayon dyan isipan nyo mabuti kung ka-abroad kayo. Kasi pagdating dito hindi basta-basta ang abroad. Malayo sa pamilya. Kung may anak ka, asawa, hanggang cellphone ka na lang.
Kaya, pag-isipan nyo na mabuti. Dapat buo ang loob pag nag-abroad. Walang sisihan sa sarili. Alam nyo guys, magkano ito isa? Wala pang 1 slot eh. Tapos, itong ulam ko ito. Likod ng manok, mura lang to ang kilo nito. Wala pang 4 slot eh. Yung iba, gusto, ay, tragis na yan. Nabuhos yung kape. Sayangin ang kita. Hirap, mahanap ng pera. Pag nag-abroad kayo, laging nasa isip nyo, pamilya nyo, o mga magulang nyo, kung binata kayo, pero pag may asawa na kayo, magulang nyo ang inspire nyo, o pamilya nyo, anak, asawa, para ibay ng loob, yung paglayo natin. Yun ang nilagay nyo lagi sa isip. Pamilya, huwag yung sino-sino. Wala kayo mapupunta hanggang, mag-isip tayo ng iba. Wala. Problema lang. Yun lang lagi yung inisip. Pamilya, mga magulang. Yung spare natin nila. Sila yung inspiration natin para matibay yung pag-abroad natin. Lalayo. Mga pamilya. Tapos, communication sa pamilya, huwag niyong kalimutan yan. Dapat lagi kayong communication, lalo na kung may asawa ka na, anak. Araw-araw niyong i-communicate. Mahirap na kung ano kasi yung ibang pamilya, mag-isip na eh, hindi na lumamig, ganito, ganyan. Dapat araw-araw, bigyan niyong time. May time tayo sa trabaho, may time din tayo sa pamilya natin, araw-araw. Bigyan niyo lagi, dapat. So, hanggang dyan lang muna tayo guys ha. Wala ako ibang mga content. I-share lang ako sa real life dito. Pati-subscribe ng YouTube channel ko. Mga Lods, at maraming salamat sa panood nyo, comment nyo, at sa mga subscriber. Malaking tulong na yun. Sana dadami pang subscriber natin. Hindi natin alam, darating araw, makakatulong din tayo. About financial o ano. So, maraming salamat, God bless sa lahat sa mga nag-abroad. Ingat-ingat. I-inspire niyo, pamilya niyo. Yun ang lagi nasa isip para